Yung mga masasabi mong kapatid ko dito sa Mindanao, Muslim at Kristiyano, sa pamamahala ng ating halimbawa, Governor Teng Mangudadato, na pinagbuklod ang Muslim at Kristiyano. Mga mahal kong kababayan, ang aking kapatid na si Dato Pax, huwag niyo pong kalimutan. At ngayong gabing ito, inaalay ko po ang gabing ito sa aking personal na kaibigan, ang magtutuloy ng mga ipinangako at inumpisahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nag-iisa na dapat maging Pangulo ng Pilipinas, wala pong iba kundi si Bongbong Marcos! PBM! Mga kababayan, tatawagin ko na po ang magpapakilala sa susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay! Okay, ato na. Siyempre, narinig na po si Senator Robin Padilla. Di na ako magtatagal pa, ladies and gentlemen, ang magpapakilala ng susunod na presidente ng Pilipinas ay ang siyang susunod na gobernador ng province ng Sultan Kudarat. Ladies and gentlemen, happy welcome, Dato Pax Ali Sankey Mangudadato. Magandang gabi, lalawigan ng Sultan Kudarat! Nais po namin marinig ang bawat isa sa inyo mula rito hanggang sa dulo! Mga kababayan, ito po ay isang napakalaking araw para po sa ating lahat. Dahil ngayon, maririnig na po natin ang susunod na maging lider ng ating bansa. Sangalan ng pagkakaisa ng lalawigan ng Sultan Kudarat at ng buong bansang Pilipinas. Mga kababayan, ikinagagalak ko pong ipakilala ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siguro naman ay makikita na ng Sultan Kudarat buo ang loob sa pagsuporta sa unity at sa pagkakaisa. Yeah!
Ibang klase talaga dito sa Sultan Kudarat. Kahit umuulan, hindi mo maramdaman yung lamig ng ulan dahil ang init-init ng salubo. Duterte, ganito rin po kainit ang tatanggap sa amin doon. Hanggang papunta rito, hindi naman po kami nag-motorcade ay naglabasan po ang ating mga kababayan. Nakakataba po ng puso na makita na dito sa Sultan Kudarat, hanggang sa Maguindano dito ay nagkabuo-buo na ang pagkakaisa dahil po sa family alliance na nangyari ng mga malalaking pamilya, makita po natin magkakaunlan po ang ating bansa, ang ating minamahal na Pilipinas. Maraming na po, salamat. Magandang gabi po sa inyo. Excited pa naman ako dahil pagpasok ko, narinig ko ba? Hindi lang yung mga lalaki sumisigaw, pati yung mga dalaga, humihiya. Akala ano? Akala ko pa naman, sabi ko, kita mo, pwede pa. Hanggang sinalubong ako ng mga senyas, nasan si Sandro? Pabiling Sandro, pabayad ng boto ko. Mahin ko na si Sandro. Ito, dati nang tawag sa akin eh. Hindi ko na po siya sinama. Hindi ko na po siya sinama dahil alam niyo po, nung nagsisimula pa lang ako sa politika, pinayuhan ako ng aking magulang. Eka nila, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Sinusundan ko yun, iniiwan ko na si Sandro sa Ilocos Norte. Ngayon, umakyat ako na yung tablado, kasama ko naman si Robin Padilla. Nako, sabi, hindi nasunod yung payo ng aking mga magulang. Ngunit, paabutin ko po sa kanya ang inyong mga mainit na pagbati at ang mga marriage proposal na inyong sa puso na makita ang pagsalubong ninyo po ngayong araw, ngayong gabi na ito. Dahil po ay masasabi ko rin naman na ang salubong na natatanggap ng Unity ng Tambalan Marcos Duterte ay ganito po, ay mainit din dahil naunawaan ang ating padikain ng pagkakaisa. Kaya naman po lagi namin po ipinagmamalaki na ang Tambalang Marcos at saka Duterte ay napakagandang simbolo at halimbawa. Dahil kung ang kagaya ko po na galing Ilocos Norte ay kayang magsama kay Inday Sara na galing Davao dito sa Mindanao, manggaling kami sa magkabilang dako ng Pilipinas, ay kami po ay kayang magsama. Siguro naman, kaya nating ipagkaisa ang mga Pilipino. Marinig na po ang mensahe ng ating Vice Presidente.
sinasabi. Dahil totoo po, ako po sa lahat ng mga naging kandidato para sa Pangulo, ako na po ang pinakamapalad. Dahil po, ang naging partner ko, ang naging vice president ko ay yung pinakamagaling, pinakamabait, pinakamahusay, at pinakamatapang at bukod sa lahat, ay pinakamalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipinas, si Inday Sara Duterte. Kaya, siya ang gagawin natin, susunod na vice presidente. Alam niyo na po yung sigaw, sinisigaw natin ito mula noong 2016, our vice president, Duterte! Kaya po, para marinig na hanggang sa Davao, hanggang sa Maynila, kantahan naman natin siya ng happy birthday. Okay? Okay, sabay-sabay. Happy birthday! Pangulo, happy birthday po! Kami ang buong madla ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginawa para sa aming minamahal na Pilipinas. Alam po namin ang sakripisyong pinagdaanan ninyo. Alam po namin ang lahat ng ginawa ninyo dahil sa pagmamahal sa taong bayan. Hindi po mababawi ang sa dami ng panahon ang inyong ginawa. Maraming salamat, Mr. President, at maligayang kaarawan, PRRD. Happy birthday, Mr. President! Alam po natin na sa lahat ng iba't ibang kandidato, kami lang po ni Inday Sara ay nasa panig ng ating minamahal na Pangulo. Dahil po, nakikita po namin ang dinami-dami ng problema na hinaharap natin. Ang dinami-dami ng problema na dinala ng pandemya hanggang sa ekonomiya na sinira ng pandemya. Kailangan po natin tulungan ang ating mga kaibigan na nagpapatagbo ng maliliit na negosyo upang sila'y magkatrabaho ulit. Kailangan po natin pagandahin ang ating agrikultura upang magkatrabaho ulit at magkaroon ng sapat na pagkain para sa ating mga kababayan. Kailangan po natin ayusin ang infrastruktura. Ituloy po natin yung build ni Pangulo Duterte. At isama na natin dyan yung digital internet na kailangan pagandahin para yung internet natin ay mas maganda, mas mabilis at mas mura. Kailangan natin tulungan ng ating mga guro para pagandahin ang sistema ng edukasyon para lahat ng kabataan natin kapag nang tapos na sila ay kaya nilang pumasok sa kahit saang trabaho. Isa sa pinakamalaking kailangan tugunan ay sana makahanap tayo ng paraan na maibaba ang presyo ng kuryente para hindi na masyadong nahihirapan ang taong bayan. Marami po tayong gagawin. At alam po natin na ang isang tao kahit gaano kagaling, kahit gaano katsipag, at gano'ng kalalim ang pagmamahal sa Pilipinas, siya ay isang tao lamang. At nakita naman po natin, pag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, na tayo dito sa Pilipinas, lahat ng dumating na krisis dito, tayo ay nakaraos dahil tayo mga Pinoy ay nagkaisa. Kaya naman po, ito ang aming naging adhikain. Ang adhikain ng pagkakaisa. Na
ipagsasanin pwersa natin lahat ng galing, lahat ng kakayahan, lahat ng sipag at kabubuti at sa pagmamahal sa tao, sa kapat Pilipino, ng mga Pilipino. Kapag nagkapit-bisig na at sinasalubong kahit anong krisis, ay sinisigaw na natin siglang kahit anong kahirapan ang ihadalhin niya sa amin, kahit anong sakna ang darating dito sa amin, basta kami magkaisa, kaya namin harapin lahat. Dito sa pasaming pag-iikot, dito sa aming pag-iikot sa buong Pilipinas, ay sinisigaw namin at ikinakalat namin ang mensahe ng ating adhikain ng pagkakaisa. At kagaya po rito sa Sultan Kogarat, ay masasabi ko pa naman na mainit po ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa ng ating mga kababayan. Hindi naman po siguro masyado tayo, hindi tayo magtataka kung bakit ganun. Dahil po, ay nasa ugali po ng mga Pilipino, nasa puso po ng bawat Pilipino ang maging matulungin sa kanyang kapwa. Alam naman po natin, ang mga Pilipino, hindi po naman pala away. Ang mga Pilipino, hindi naman po naghahanap ng gulong. Tignan niyo yung mga katabi ninyo. Lahat yan, nakangiti, walang nakasimangot. Ganyan ang Pilipino. Mabait talaga masyadong Pilipino. Alam naman natin na ang Pilipino ay nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa kanyang bansa. Kaya ito pong ugali, ito pong kultura, ito pong puso ng Pilipino. Yan ang aming ninanais na ibalik. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi rin sa lahat ng buhay natin, sa lahat ng sektor ng lipunan. Dahil po, kung meron po tayong natutunan dito sa mga krisis na dinadaanan natin, ay ngayon po, lahat ng Pilipino, sila man ay mayaman o mahirap, sila man ay sikat o hindi man kilala, lahat po ng Pilipino ay nangangailangan ngayon ng tulong. At sino pa ang tutulong sa Pilipino kung hindi ang Pilipino rin? Kaya po, kailangan po natin ipagkaisa ang sambayanan nang sa ganun, itong krisis na dinadaanan natin ngayon ay kaya na naman natin harapin. At huwag tayo sasabi na tayo ay makakaraos lamang. Hindi tayo makakaraos lamang, tayo sisikat pa at pagagandahin natin ang Pilipinas at pagagandahin natin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang hangarin namin. Ito po ang hadikain at ang layunin namin at pangarap para sa Pilipinas. Itong mensahe na aming idinadala sa lahat ng puntahan namin hanggang ngayon dito, ngayong gabi, dito sa Sultan Kudarat. At alam niyo po, noong nagsimula mo lang kami, ay narinig namin ang sagot ng bawat Pilipino at ang sagot ay nagsimula ay parang bulong lamang na halos hindi po marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, lumalakas ang tinig ng Pilipino at ngayon maliwanag na ang tinig ng Pilipino, hindi lamang bulong na, kung hindi sigaw na. At ang sigaw ng Pilipino ay kasama ako sa pag-uulan, kasama ako sa pagpaganda ng Pilipinas, kasama ako sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino, kasama ako sa kinusal ng pagkakaisa.
Pilipino po, tayo pong mga Pilipino, ay ibalik po natin ang ating normal na pagmamahal sa isa't isa. Ang ating nasa ating puso na itinuturo sa atin ng ating mga ninunong na tinuturo natin sa ating mga anak. Kaya naman po, itong sigaw na ito, itong kilisan na ito, ay aming tuloy-tuloy na ipinaglalaban dahil tapat ang aming paniniwala. Tapat ang aming paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo'y makabalik sa magandang buhay. Tayo po ngayong gabi na ito, dito po sa Sultan Kudarat, kung po natin makakalimutan ang ating nasimulaan dito. Dahil sa gabing ito, dito sa Sultan Kudarat, sinimulaan natin ang kilusan ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. At huwag po tayong hihinto, huwag po tayong titigil na ipaglaban ang ating pagkakaisa. Huwag po tayong mag-aantay na iba na ang gagawa. Tayo na ang mamumuna para magkaisa ang sambayan ng Pilipino. At darating din ang araw na kapag tayo'y tumulong sa isa't isa, kapag lahat ng Pilipino ay nagsalig pwersa na at sinasabi, wala na tayong pinag-usapan basta't ikaw ay Pilipino, ikaw ay mahal ko, ikaw ay kakampi ko. Huwag natin hintuan po itong ating sinimulan ngayong gabi na ito. At darating din ang araw na mararamdaman po natin na naging totoo na ang ating pangarap, na masasabi natin na dumating na ang araw na magkaisa muli ang sambayanang Pilipino. At makikita po natin, gaganda po ang buhay. Mabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga anak. At ang Pilipino ay mabalik sa trabaho. Magkaroon uli ng pera sa bulsa. Kaya na naman pakainin ang kanilang pamilya. Pag-aralin ang kanilang mga anak. At bukod po sa lahat, ay mabigyan ng pag-asa na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag at mas maganda kaysa nakaraang 2 taon. Pag nasabi na po natin na nangyari na po, nandito na ang araw na isisigaw natin, nagkaisa na ang sambayan ng Pilipino. Napaganda na ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Haharapin po natin ang buong mundo at magmamalaki po tayo at sasabihin natin sa kanila, tignan nyo kami mga Pilipino. Tignan nyo kami na kahit anong ibato sa amin na kahirapan, kahit anong krisis, kahit anong sakuna na dumaan dito sa Pilipinas ay kaya naming harapin dahil kami ay nagkakaisa. At haharapin natin at ipagmamalaki na naman natin ang pinakamahalagang katangian ng puso ng Pilipino, ang makabayanihan na nagtulungan na napaganda natin dahil sa ating pagsakripisyo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. Nakamtan na po sana natin itong pangarap na ito. At pag